Magandang umaga po. Good morning. Yes. Good morning, good morning. Yan. Yan yan. Ha? Mga kabayan, ito talagang ABS-CBN na ito eh. Laki pala talaga ng utang nito. Meron ang utang sa DPWH 7B. Tapos 1.6 sa DBP. At marami pang iba ang utang nito. Sinabi ni Recto 30 billion pesos. Malaki lang rin yan. Pera din yan. Hindi tayo pwedeng maglihim. Hindi pwede natin i-delete kung ano yung mga utang natin ng mga nagdaang panahon. Ginigipit ninyo. Ginigipit yung presidente, kaya yan. Nagalit sa inyo. Nag-alboroto sa ABS-CBN. Yung hindi nyo pag-ads ng political campaign niya. Isa pa yan. Ngayon, hihingi kayo ng tawad, paumanhin sa kasalanang ginawa niyo. Di ba? Tinatanggap yan. Tinanggap naman ng Pangulo. Pero, hindi pa nagtatapos yan. Marami pa kayong dadaanan. Marami pa kayong gagawin. Marami pa tatalakayin. Dadaan pa kayo sa Supreme Court. Dadaan pa kayo sa DOJ. DOJ, Supreme Court, Kongreso, Senado, dami. E yung cable company nga, yung cable organization talagang nagpro-protesta sila na ayaw na nila. Na ayaw nilang parinyo ang prangkisa ng ABS-CBN. Kasi illegal daw mga ginagawa nito. At nasasapawan yung cable, siyempre. Nauuna yung cable nila. Yung Sky cable nila, nauuna. Eh, maraming kakompetensya yan. Ilan bang cable company sa Pilipinas? Marami rin. May asosasyon sila. Yung kapalpakan ng ABS-CBN. Kagulangan ng ABS-CBN. Di ba? Ngayon, naglalabasan yung mga anomalyan nyo, yung mga pinaggagawa nyo, yung mga walang kapahintulutan na pinaggagawa ninyo. Walang kapahintulutan sa NTC. Pati Kmart sa Cayman Island. Ano yan? Mga foreigner na nagmamay-ari na ng ABS-CBN. Ano yan? Isa siya stockholder. Kasi mga Cayman Islands, isang lugar to na talagang lahat ng mga mayaman ay nandiri yan. Yung mga tax evader nandiyan dyan sa isla na yan. Isa na yan, isa na rin ang ABS-CBN dyan. Yung pinaka may-ari ng ABS-CBN. Nakita nila yung mga PDR receipts ninyo. Nako, talagang nagpapatunay na nagmamay-ari isa sa nagmamay-ari ang foreigner. Ngayon, patunayan. Patunayan ni NTC yan. Dahil lahat ay pinal ni Kalida. Talagang labag sa batas.
batas, labag. Yan ang kuwaran to na sinasabi nila. Hinihimay-himay nila sa Senado, pero matibay at matatag ang ebidensya ni Solicitor General Kalida. Diba? Talagang mariribok ang prangkisa ng ABS-CBN yan. Ngayon, pagdating sa dole, nako, gigisahin din kayo. Eh, wala palang pag-ibig, wala palang SS yung mga manggagawa nyo. Lahat yan, obligado na magkaroon ng mga SS tsaka pag-ibig nyo. Pero wala. Palibasa, hindi direktang empleyado yung iba, indirect contract o employee lang sila. Hindi sila direct talaga. Hindi sila permanent, di ba? Pero nagtatrabaho sila sa ABS-CBN, di ba? Yung mga nakakontrata lang sa per movie, per palabas lang sila. Sila lang yung hindi nakarehistro ito. Walang mga SS ito, walang mga ano sa dole. Dapat lahat yan, mabigyan ng SS o pag-ibig. Kasi nasa batas yan. Kay indirect ka o direct ka o mga empleyado kayo, dapat mabigyan yan. Pinag-uusapan dito, nagtrabaho, gubawa. At talagang ang kontrata naman nila, isang taon, dalawang taon. Marami dyan, tatlong taon. Oh. At least mahuhulugan nila yung SS nilang yan. Kung gagawin nila. Pero pag hindi nila gagawin, pwede rin naman. Nasa kanila yan, nasa management yun. Panibagong asunto na naman yan. Sa bagay, marami kayong abogado, marami kayong pera na sasagot dyan. Diba? Eh, yun na lang taxi, hindi kayo nagbabayad eh. Marami kayong palusot eh. Palibasa, ang ABS-CBN, nagsisip-sip din sa mga presidente na nanungkulan eh. Mga nagdaan eh. Ito mga presidente naman ito, mga uto-uto naman. Eh, siyempre, kaalyado yan. Kaya tama, kaya mali ang gagawin nila. Siyempre, kapanalig, kakampi. Okay lang yan. Hindi nila pinapansin at hindi nila iniintindi. Magkamali o hindi magkamali yung kaalyado nila, okay lang yan. Parang wala nakita, di ba? Yung DIR na talagang namamaniobra talaga. Talagang sasabihin, good payer sila. Pero sa totoo niyan, hindi pala good payer yung mga yan. Bulilyaso rin. Kaya nung makita ng ibang mga kumpanya na hindi nagbabayad ng tax ng mga iba, nako, nagsugura na sila sa Malacanang o tumawag na hanggang sa BIR. Nagising yung mga kanila, kasukasuan nila. Hata-hatakot sila kay presidente. Eh baka matulad sila sa Manila Water na yan. Matulad sila rito sa ABS-CBN na yan. Mga pinaggagawa nila. Baka makongres sila o mapasenate na naman sila. Senate hearing. Kaya habang maaga pa, medyo inaariglo na nila ang kanilang mga problema pagdating sa tax. Katakot na tawaran na naman yan. Malaki yan, nakala po. Maabot ng 100 billion. Yan, yung katindi ang presidente. Kailangan talaga maging matikas. Kailangan talaga bigwasan mo itong mga kumpanya na ito para magising sila. Kailangan talaga bigyan mo ng dos por dos. Para matauhan sila.
yung obligasyon nila hindi nila ginagawa at ginagampanan. Ganyan ang mga pangyayari na dapat gampanan nila. Maraming paggagamitan ng tax na yan. At maraming at kailangan talaga ng budget para sa mga katulad niyan, yung mga build na yan. Siyempre, lahat ng mga pangailangan ng Pilipinas, diyan kinukuha lahat. Diba? Ngayon, kanya-kanya sip-sipan eh. Talagang sip-sip ito si Trilon eh. Sip-sip din ito si Grace po. Sila talaga yung masigasig eh. Masigasig na sumusuporta rito sa ano, sa ABS-CBN. Siyempre, ikaw ba naman maging isang stockholder ng ABS-CBN? Siyempre, lahat ng paraan, lahat ng lahat para magawa mo ng paraan o solution sa makatulong ka man lamang kahit papaano. Mabigyan mo man lamang ng pabor palagi ang ABS-CBN, di ba? Kaya pagdating ng election, hindi ka na mahirap nakausap dahil pagdating ng election, lahat ng mga sip-sip dyan, isang salita lang yan, tapos na usapin. Kaya yung hindi niya pagbabayad ng pag-e-ere ng ads ni Presidente, hindi yata tinanggap yung pera. Ang gusto mangyari ng ABS-CBN, ibigay sa charity people, yan, sa charity. Yung pera na 7 million na hindi pag-ere ng political ads ni Presidente. Yan ang katotohanan niya. Ngayon, kahit na ano pang gawin ng Presidente, kahit na ganyan ang mga nangyari, bibigyan niya ng aral o leksyon yung ABS-CBN na yan, hindi pa rin madadala yan. Ganun at ganun pa rin yan. Patuloy pa rin yan sa pagsasagawa ng faking news. Patuloy pa rin sa simpleng sabotay o simpleng paninira sa Presidente. Ganun pa rin yan. Hindi pa rin may aalis yan dyan. Wala pa rin tunay na pagbabago yan. Mananatili pa rin yan. Maraming bulong-bulungan dyan. Na talagang ano pa rin talaga na makikita pa rin ang kulay nila, talagang isa silang dilawan, mga kaalyado ng mga dilawan yan. Sino? Isa sa mga oligarch yan, oligarch na sila Pangilinan, sila Ayala, Lopez. Ito yung mga talagang number one na mga supporter ng mga dilawan. Kaya abot na lang ang kanilang pagsuporta rito at pakikipaglaban sa prangkisa na ito. Ang gusto pa nga ni Drilon, matagal na tatagalan ng taon. Lampas-lampas, alam ko, 30 taon, 25 taon, ang tagal, 30 years. Ayaw yata ni Lacson at illegal daw yung prangkisa na ganyan. Yung tagal ng expiration ng prangkisa na naman. 25 taon. Hanggang 30 taon. Nako, ang tagal-tagal naman pala niya. Sige, salamat na lang po sa atin lahat. Bye, God bless.